Now, earlier you said you seem very pretty confident that the president would approve this Philippine anti-illegal drugs strategy. Hmm. Dahil sabi niyo, it's aligned in his socio-economic plan. Whatever. But walang conflict doon sa kanyang programa eh. Yeah. So how do you convince the president that this particular that the problem of illegal drugs is a public health issue, not purely law enforcement? No, I think he's convinced. Kaya lang walang modesty aside siguro pagdating ko nagkaroon ng kapatid, sabi ko programa nyo, antik na kayo, antik din programa nyo, baguhin natin. Alam mo, kailangan lang ng presidente. Na kasi ang problema ng iba, inaantay nila si presidente mag-utos. Pag umupo ka dyan, gawin mo na yung tama. Si presidente, hindi ka naman kukontra yun pag nakita niya tama yung ginagawa mo. Mm. Dahil sa kanya naman, ang gusto niya lang, mawala ang drugs. Kaya nga marami nagpunta sa akin mga public officials. Sabi ko, kung hindi ka nahuli, magpakatino ka na lang. Pagka tumino ka, yan na naman ang target natin. Tumino na kayo para mawala ang droga. So, we have one objective. To minimize itong drug menace. Kung pwede nga, mawala, pero imposible. Actually, to be fair to the president, for those who are from Davao City or familiar with the campaign against illegal drugs there, you also have this there, the left-hand effort and the right-hand effort. Yun diba? Nga, nakita ko, pero gusto kong improvein. Yeah. Na kasi nakakita ko, sabi ko, they want to teach yung mga residents to be teachers. Silang gagamitin eh. Tapos yung mga underboard ng mga teachers are the ones who are teaching the residents. So, ngayon yung residents will be used also to talk to the other, kung gagamitin sa community yan. Basically, to cascade the information. Oh. Will that be institutionalized now under this strategy? Institutionalization is the key here. But nakita ko nga, sabi ko, nakita itong kwadro nyo. Ba't hindi nyo pagandahin para pwede nyo ibenta yung kwadro? Yung mga benefactors nyo, hingan nyo ng machine. May mga machines na magagamit mo sa paggawa ng frame eh. How about the community-based rehabilitation program? Yun lang nga, yung presidente yun eh. Pero will that also be institutionalized under this program? Ito. At yan ang trust ng United Nations. Hmm. Puro community-based, masyadong malalaki yung rehab, impractical. Pumunta ka, kung po pwede nga, puro outpatient lang eh. Para wala kang maintenance na masyado. That's true, but if that's the case, do you think the building of a mega drug rehabilitation structure somewhere in Nueva Ecija, was that a mistake? Impractical. That was a mistake? That was a mistake. Ang problema, ang naging excited si President. Pero yung ginasta doon, po pwedeng ginamit sa mga community-based rehab yan na maliliit, which can accommodate only siguro mga 150 to 200. Mm-hmm. Masyadong malaki yung 5,000, saka kukuha niyan. So far, are you aware of the occupancy rate there now? Naku, 400 lang eh. Mm. At yung iba, binigay pa ni Governor Umali. Kung hindi pa nagbigay ng 150, wala. Kasi saan mo pang gagalingin yun? Unang-unan, yung iba, taga Batangas. Alam mo, sa rehab, kailangan mong family support. Mm. Paano ka pupunta kung pamasahe lang papunta doon sa loved ones mo? Wala ka. And also, a lot of them have jobs or they go to school, right? So, that's why the community-based rehabilitation program would yan be mas effective. More practical. Saka, para ka lang OFW eh. Binalibag mo yan, para ka binalibag sa ocean. Kaya sabi ko, nung ako, na tingyente ako, napakahigpit ko. Eh, kaysa maghirap kayo doon, ayusin yung kontrata dahil nag-iisa kayo doon, solo flight kayo doon. Wala kayong support system, kawawa kayo. Mm-hmm. Dito na lang kayo maghirap, may tutulong sa inyo. When did you submit this proposal to Malacanang? Hindi ko matanda. Either August, September, we're waiting. And I hope through yun. Nakakaabot na kay Secretary Medyo. Secretary Bimbong. Oh. And ang problema lang, si President, ang bilis niyang gumalaw eh. Mm. Baka hindi nga maupuan, baka hindi masundan o magpapapirma. Mm. No? So, si Secretary inaasahan namin dito para ma-approve to. Kasi walang masama sa programa eh. How about the certain mindsets prevailing in government, for example? On the part of the president, diba, he was very adamant. He always says that shabu shrinks the brain of a drug user. But there are certain medical experts who contradict that claim by the president. It says here it will be evidence-based, basically science-based. Is a president someone who's willing to listen to science?
Na-think so. Pero nakita mo, may mga proof ka naman eh. Hmm. Yung mga kung anong pag-binyak mong brain o mga celebrities natin, alam mo, na-crimp eh. Hmm. Yung physical appearance lang. Chemical nga eh. Chemicals eh.